Mga kapuso, hindi lang mga lalaki ho ang namamanata sa San Pedro Kutod sa Pampanga na dinarayo tuwing Biyernes Santo. At dahil yan nga sa pagpapapako sa krus, pati mga bata, pati mga babae, may kanya-kanya rin estilo ng panata. Nakatutok doon live si Danong Tingkungko. Danong! Mike, bukod sa tradisyonal na pagpapapako sa krus dito sa Barangay San Pedro Kutod sa San Fernando, Pampanga, may iba rin daw penitensya at panata ang mga residente. Nasa ikalawang araw na ng kanilang pabasa ang pamilya Monterrey. Mag-aapat na taon na raw ang kanilang panata alang-alang sa 8 taong gulang na anak ni Ednalyn na si Olert Neal na may lymphoblastic leukemia. Napatunayan na raw nila ang kapangyarihan ng pabasa nang gumaling sa sakit sa bato ang pinsan ni Olert. Kung ano man mangyari sa kanya, pinasa Diyos ko na lahat yon. Nung una, hindi ko talaga matanggap. Hindi ko talaga matanggap. Tapos nang naano pa ako sa sarili ko na ang daming masasamang tao, bakit siya pahit? Hindi niya na-enjoy yung buhay niya. Ang nakababatang kapatid ni Ednalyn na si Christopher, 2 taon na raw nagpapadugo para sa pamangkin. Ipinakita ni Ednalyn ang ginagamit sa penitensya, ang burulyos. Kung nagpapadugo ang kalalakihan, ang kababaihan at bata naman, sama-samang nagbabasa ng pasyon. Although na Catholic kami talaga, pero hindi kami yung deboto talaga na pag-ukulan namin pansin ng Panginoon. Kaya siguro ito yung way na binigay sa amin. Dito nga sa binigay na kapag subukan sa apo namin at saka sa amin, dapat maging strong kami. Dapat ang pamilya namin, although na marami yung pagsubukan, na darating pa sa amin, dapat maging matatag kami, lalo na dito para sa apo namin. Si Benjamin Carion, 16 anyos pa lang nang sinimula ng panata para sa nagkasakit na kapatid. Nang matapos ang 25 taong panata, sinubukan naman daw niyang gumanap bilang Hudyo na nagpapako ng tao sa krus. Minsan na rin daw siyang napalayo sa Panginoon nang mapatay ang panganay niyang anak. Nag-iisip na kung hindi maganda, siyempre ako sinabi ko sa Panginoon, bakit ko ganun ako? Wala akong nino akong tao. So, ang Panginoon, siya lang nakakaalam eh. Si Audi Gabriel naman ang gaganap na Hudyong magpapako kay Kristo sa krus. Mahigit 1 dekada na raw niya itong ginagawa. Nakatulong daw sa kanya ang pagiging karpintero para maiwasang tumagos sa buto ang pakong ibabaon sa palad. Ito yung kamay. Ayon, siwa. Pero dito pinapa. Pero anong meron dito sa, turo niyo sa akin dito, paano niyo natatansya kung saan yung pwede? Ito. Sa amin naman kasi lahat ng puro stainless ang ginagamit namin pako. Bago namin gagamitin, kukunin ng chine-check mo na lang tapos itinitrit mo ng gamot bago ibibigay sa amin. Pagdating ng mga naraw yun, bibigay sa uli sa namin. Tapos paano nyo naman nasisiguro na yung kamay ninyo halimbawa? Hindi, inuugasan naman namin ng arpol bago namin ito. Mike, patuloy pa rin ang paglilinis at pagbabakod sa Borol kung saan isasagawa ang pagpapako sa krus ngayong darating na Biyernes Santo. Kaninang umaga nga ay nag-ikot na ang ilang mga lokal na opisyal ng San Fernando, Pampanga kasama ng mga pulis dito sa lugar. Mike, inaasahan ng barangay dito, no? Mga opisyal ng barangay dito sa San Pedro Kutud na aabot sa mahigit 50,000 hanggang 70,000 ang dagsa ng mga turista rito, lalo't ito na raw ang 50th taon ng kanilang tinatawag na Maleldo o Holy Week sa Kapampangan. Mike? Dano, sa puntong ito, alam na ba kung ilan ang magpapapako sa krus dyan sa San Pedro Kutud sa Pampanga? Dano? Mike, mula kahapon na yan ang ating sinusubukang malaman, no? At ayon nga sa punong barangay ng San Pedro Kutud, sa ngayon ay 4 pa lang ang nakapagpapalista ng formal sa kanila para magpapako sa krus. Kabilang dyan, si Mang Ruben Enahe, nagaganap na Kristo sa Biyernes. Ngayon, sinasabi naman nila na taon-taon, hindi naman daw bababa sa 10 yung mga magpapapako sa krus. Yun nga lang, hinihintay nila hanggang Biyernes Santo mismo, araw mismo ng Biyernes Santo para makapagpalista yung mga tao, dahil yung iba daw hinihintay yung isang buong linggo para makapagnilay-nilay, para maisip nila o makapagdesisyon sila kung talaga bang gusto nilang magpapako sa krus ngayong Biyernes Santo dito sa Kutud. Mike? Bakit, Dano? Dapat ba magpalista at pag hindi nagpalista, hindi pwede magpapako sa krus dyan sa San Pedro Kutud, Dano?
Base sa patakaran nga ng punong barangay o mga opisyal ng barangay dito sa San Pedro Kutud, kailangan magpalista yung mga gustong magpapako ng, sa Cruz dito sa Kutud dahil kailangan nila magpumirma sa isang waiver na nagsasabing walang obligasyon o walang responsibilidad ang barangay o mga opisyal ng barangay kung merong mangyari sa iyo. Sa kabila nito ay marami naman daw silang ginagawang measures o mga paraan para masiguro o maiwasan ang disgrasya pagdating nga ng mismong Maleldo ngayong Biyernes Santo. Mike? Maraming salamat, Danoteng Kongko.